With 131, 물라볼스원, 한강 3, 바살바다틴 사바이사바이 3-2-1. 방인은 힌디 항복 ang aking puso, ni mayabang man ang mata ko, ni nakakaabala sa mga bagay na lupang napakadakila, o sa mga bagay na para sa akin ay lupang kamangha-mangha. Tunay na aking pinayapa ay pinatahimik ang aking kaluluwa. Gaya ng batang inihiwalay sa dibdib ng kanyang ina, gaya ng batang inihiwalay ang aking kaluluwa sa loob ko. O Israel, umasa ka sa Panginoon mula ngayon at sa walang hanggang panahon. Kami ay punaligtas sa pamamagitan ng dugo ni Yesu Kristo. Ito po talagang biyaya ng Diyos. Kaya pagkatapos ng ligtas sa ating Christian buhay also, kailangan po ano ba? Umasa sa Diyos. Sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos po. Kung walang biyaya ng Diyos, walang taong maligtas. Kung walang biyaya ng Diyos, talagang mahirap po maayos ng sa ating Christian buhay po. Ito sa Awit 131, mula verse 1 hanggang 3, ito din also isang testimony sa isang Kristiyano. And also, siya na po talagang sa, ang puso niya, parang ito, when you're reading itong Bible verse, ang puso niya talagang may mapapakumbabang puso. Ang isip niya, without God, I cannot do anything. Kung walang tulong ng Diyos, siya ay talagang walang kabuluhan. Lalo-lalo po ito, verse 2, tunay na aking pinayapa at pinatahimik ang aking kaluluwa. Gaya ng batang inihiwalay sa dibdib ng kanyang ina. Gaya ng batang inihiwalay ang aking kaluluwa sa loob ko. Ang bata, gaya ng bata, inihiwalay sa dibdib ng kanyang ina. Halimbawa, ang baby, he drinking dede mula sa dibdib ng nanay. Tapos, parang busong na, busok. Ang baby, kung busong na ang kanyang sa tiyan, kung gano'n, ano ba? Nasa kandungan ng nanay, ano ba? Sleepy na lang, sleepy. Nasa kandungan ng nanay dahil siya nabusok, di ba? Parang 10 minute, 20 minute, dumidede. Tapos kung busok niya, nasa kandungan ng nanay, ano ba? Yeah, sleepy na talagang masaram na sleepy. Parang ganito po ang puso ng ito sa author ng ito, sa Awit 131. Siya na po talaga ano ba, umasa sa Diyos. He really only rely on God. Ito verse 1. Verse 1. Panginoon, hindi hambog ang aking puso. Ni mayabang man ang mata ko. Ni napapakaabala sa mga bagay na lupang napakadakila. O sa mga bagay na para sa akin ay lupang kamangha-mangha. Dahil itong author po, talaga may mapapakumbabang puso, kaya ano ba? Laging gusto niya talagang sa mapapakumbaba ang kanyang puso po. Kahit ang kanyang mata also, hindi mayabang man ang mata niya. O, napapakaabala sa mga bagay na lupang napakadakila. Ibig sabihin siya na po talagang meron na po ang puso niyang mapakakumbabang puso sa harapan ng Diyos.
Tapos ang kanyang ganito sa humble mind, verse 3, O Israel, umasa ka sa Panginoon mula ngayon at sa walang hanggang panahon. Talagang gusto niya pa ang ganitong sa humble mind, ano ba? Mula ngayon. Mula ngayon, ibig sabihin mula araw ng naligtas hanggang walang hanggang panahon. Hanggang wakas, talagang gusto niya laging humble po ang kanyang sa Christian buhay po. In our Christian buhay also, same. Mula ngayon, hanggang walang hanggang panahon, kailangan po talagang laging mananatili kay Jesus Kristo. Same, mananatili sa church. Sa ating Christian buhay, hindi lamang po sa 1 month or 2 months or 1 year, 2 year lang. Gusto mo mananatili sa church? Mga limitadong panahon na lang? 1 year, 2 year lang? O 6 months lang? We are saved, nalitas na po dahil sa dugo ni Yesu Kristo. Pero same also, we are saved sa pamamagitan ng ano ba? Sa pamamagitan ng church. Kung walang church, mahirap po maligtas. Yes, originally dahil sa dugo ni Yesu Kristo, we are saved na, di ba? Pero church delivered itong message ng Ebanghelyo po. Kaya kung walang church, talagang mahirap po maligtas. Even though, di ba, sa inyong buhay, mula pagkabata hanggang ngayon, hindi na hanggang ngayon, hanggang before you got the salvation, ano ba? Yes, meron na po religious life. Kung punta sa church, kay Catholic, kay ibang-ibang mga church, you attended na, di ba? Pero, even though the pastor and body, he delivered the message ng sa Bible, ang problema, walang buhay doon. Walang kaligtasan doon. That's why, kay mahaba na sa buhay mo dati, mga 20 years, 30 years, 40 years na dati sa inyong buhay, pero hindi pa ligtas. Di ba? Pero, sa pamamagitan ng itong church, hindi lamang po sa church ng Philippine Life Food Mission. Ang church meaning, ang tunay ng ligtas ng tao. Di ba? Yes. We are saved na po sa pamamagitan ng dugo ni Yesu Kristo. And then we are gathered together, di ba? Para malaman ang ibang mga tao, yes, Life Food Mission, ang pangalan na lang ito, di ba? Pero ang church ito, hindi po pangalan, ang tunay ng born again Christian. And also we delivered ang tunay ng kaligtasan po para sa ibang-ibang mga tao. Ang ito po talagang tunay ng church. Kaya, without church, yes, mahirap po talagang maliligtas. Why? Without church, walang also sa message ng kaligtasan po. Pero in our case, dahil sa biyaya ng Diyos, kaya we connected na po ito sa tunay ng church and also sa pamamagitan ng church, we listen the true gospel and we are saved na. That's why after salvation, kailangan po mananatili sa church with a humble mind. Pero hanggang kailan ba? Hanggang kailan? Ito, O Israel, umasa ka sa Panginoon mula ngayon hanggang sa walang hanggang panahon. Our brother and sister, I really want all our brother and sisters, you will abide in the church mula ngayon hanggang walang hanggang panahon. In my case also, I really thanks God. I got salvation when I was only 12 years old. Bata pa. Bata pa po. Pero hanggang ngayon, yes, dahil sa biyaya ng Diyos, I abide in the church. Dati also, meron na po marami ng medyo difficult time. Dahil sa kasalanan. In Korea case also, dahil sa ano ba, military service. Military service, 2 years, ano ba, stay in the military. Meron na po konting-konting vacation, pero halos lahat ng 2 years, ano ba? Stay in military service. Para bantay ng sa bayan. Kaya also, medyo bumagsak po sa Christian buhay.
Pero, kahit meron na po sa difficult time, pero ano ba? Dapat abide in the church. And really, thanks to God. Sa ating buhay, minsan also, minsan, dahil sa financial problem, dahil sa family problem, dahil sa ibang-ibang mga problem, minsan ano ba? Yes, we really want to give up na lang, give up. Ay, tama na, sobrang pagod na. Okay naman, I'm safe na, kaya kahit hindi na abide in the church, pwede na ako na sa langit. Minsan daw na po ganitong puso. Kaya minsan gusto niya, ano ba? Gusto ko ano ba? Parang give up na lang. Parang ito po, boses ng Satanas. Sige, pagod ka na, di ba? Huwag kang pupunta sa church. Tama na ngayon. Maibiwag na sa langit. Kaya mula ngayon, stay mo na sa bahay na lang. Ang boses ng Satanas, parang ganito na. Pero the Holy Spirit, yes, always He guides us. Para we will abide in their church. O Israel, umasa ka sa Panginoon mula ngayon asa walang hanggang panahon. Kailangan po talagang ganitong puso para mananatili sa church po. Look at the isa pang Bible verse, Jeremiah chapter 45. Jeremiah chapter 45 mula verse 1. Jeremiah chapter 45 mula verse 1 hanggang 5 mula verse 1 hanggang 5 na po. Basahin po natin sabay-sabay ang salita na sinabi ni propeta Jeremias kay Baruch na anak ni Nerias nang sulatin niya ang mga salitang ito sa isang aklat mula sa bibig ni Jeremias. Nang ika-apan na taon ni Zewakim na anak ni Josias, hari ng Juda na sinasabi. Ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel sa iyo, O Baruch. Iyong sinabi, kahabag-habag ako sapagkat ang Panginoon ay nagtatag ng kalungkutan sa aking sakit. Ako'y pagod na sa pandaing at wala akong kapahingaan. Ganito ang sasabihin mo sa kanya. Ganito ang sabi ng Panginoon. Narito ang aking itinayo ay aking ibinabagsak at ang aking itinanim ay aking bubunutin. Ito'y ang buong lupain. At ikaw, nakahanap ka ba ng mga dakilang bagay para sa iyong sarili? Huwag mo nang hanapin ang mga iyon, sapagkat narito ako'y magtakta ang magtadala ng kasamaan sa lahat ng laman. Sabi ng Panginoon, ngunit ibibigay ko ang iyong buhay bilang gantimpala ng digma sa lahat ng dakong iyong pupuntahan. Ito po, meron na po sa story ng Jeremias at Baruch. Jeremias at Baruch. Jeremias, propeta ng Jeremias, ang panahon ng South Judea, bumabagsak po. Ngayon, yes, Babylon attacked South Judea, Jerusalem. Kaya, malapit na po sa bumagsak ng sa South Judea. Northern Israel already tapos na, bumagsak na. Pero South Judea also, ito, panahon ng Jeremias, meaning, ang huling panahon ng South Judea. Okay? Pero the time, meron na po Baruch. Baruch ito, ano ba, parang escriba who are writing sa message ng Jeremias. Jeremias, ano ba, tumatanggap niya sa mensahe mula sa Diyos. Kung ganon, ang Jeremias, yes, sasabihin niya. And then Baruch, writing. Baruch writing. Kaya Book of Jeremias also, mga ilang parte, Baruch. Siya na po sa sumula po ito. Ito verse 2, ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel sa iyo, o Baruch. Pero ito Baruch, in our case, we have to think. Parang God also tell me now. Ang Panginoon Diyos na sabi sa akin ngayon.
Parang ito, di ba? Ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel sa iyo, o Baruk. Message po mula sa Diyos kay Baruk, ito parehas po, message ng Diyos para sa iyo. Especially, ang buhay ni Baruk also hindi maganda. Kaya verse 3, kahaba-kabag ako sapagkat ang Panginoon ay nagtataktak ng kalungkutan sa aking sakit. Ako'y pagod na sa pandaing at wala kong kapahingaan. Buhay ni Baruk, laging kasama na po si Jeremias. Baruk always tumutulong Jeremias, Prophet Jeremias. Pero noong panahon, ang buhay ng propeta, maganda ba? Hindi, mahirap. Ang buhay ng propeta, marami ng mga persecution, ang kahirapan. Minsan, ang hari, nagagaling po hari dahil sa message ng Diyos. Kaya even Jeremias, ano ba? Siya na po pumasok ng parang ano ba sa kulungan. Kulungan o balloon doon pero walang tubig doon. Kaya ang buhay ng propeta, katulad ng Jeremias, Isaias, ang prophet Isaias, alam mo ba? Ang Isaias, propeta ng Isaias, kahit Elias, Eliseo, marami ng mga propeta. Pero do you know, prophet Isaias, meron na po sa story, Isaias namatay. Pero ang kanyang kamatayan, alam mo ba? Ang hari ng sa Manase, kasama ng nagari, malaking nagari, cutting his body. Parang ganitong kamatayan ko. Ang buhay ng propeta talagang mahirap. Kaya kasama ng propeta Jeremias, ito Baruk also, ano ba? Ako'y pagod na sa pandaing at wala akong kapahingaan. And verse 5, kaya, that's why, puso ni Baruk, ang unang panahon, kahit mahirap niya, kahit marami ng sacrifice, pero ano ba? Gusto niya talagang follow to Jeremias. Talagang gusto niya mananatili sa Diyos. Pero, medyo pagod na, mahirap. That's why, ang puso ng Baruk, ano ba? Parang meron na po isa pang isip. Gusto po na, also, I want to take care my life. Huh? Hanggang ngayon, ayon talagang sacrifice na para sa Diyos. Kaya mula ngayon, ano ba? I will prepare sa ating physical buhay. Meron na po ganitong medyo ang kanyang puso. That's why verse 5, basahin po natin sabay-sabay ulit. At ikaw, naghahanap ka ba ng mga dakilang bagay para sa iyo, sarili? Huwag mo na hanapin ang mga iyon sapagkat narito ako'y magtadala ng kasama sa lahat ng laman. Sabi ng Panginoon, ngunit ibibigay ko ang iyong buhay bilang antipala ng digmaan sa lahat ng dakong iyong pupuntahan. At ikaw, naghahanap ka ba ng mga dakilang bagay para sa iyong sarili? Hindi po dakilang bagay para sa Diyos. Hahanapin ng dakilang bagay para sa Diyos. Ibig sabihin, ano ba? Para sa church, para sa ebanghelyo na. Pero, ang puso ni Baruk, ano ba? Meron na po konting plano. Looking for my life. Para sa aking family. Gusto ko na inihanda sa the future ng my family. Parang meron na po ganitong plano. Pero sinabi na ng Diyos kay Baruk, ano ba ito? Huwag mo nang hanapin ang mga iyon. Huwag ka na. Meron na po same situation our brother and sister. Yes. Hindi na mahabang panahon. Pero even already 1 year, 2 years, after you got the salvation also, we are abiding the church. Laging attending church and also medyo sacrifice, di ba? Kaya feeling mo, medyo pagod ka? O hindi? Hanggang ngayon, already medyo pagod na ba? Hindi? Masaya? Thanks God? Yes. Napang mas maganda ko parang ganito, di ba?
Pero puso ni Baruch may plano niya ang dakilang bagay para sa kanyang sarili. Pero alam ng Diyos, Baruch, tingnan mo ngayong panahon. Ano ang panahon ba ngayon, Baruch? Huh? Ang panahon ni Baruch, ano ba? Malapit na po bumagsak ng Jerusalem. Diba? Oh, malapit na bumagsak ng Jerusalem. Kahit inihanda niyang marami ng mga bagay para sa kanyang family, ano ba? Mamaya, nawawala. Nawawala po. Why? Babylon will destroy them. Halimbawa, parang ganito na. Halimbawa, Ukraine, halimbawa, ang mga Kristiyano na Ukraine, inihanda nila marami ng mga bagay. Negosyo na, open ng mga shop, bibili ng mga lote, ibang-ibang mga bagay. Ang problema, hindi niya alam, Russia will attack there. Diba? Kaya, he prepared marami. Ayaw niya papunta sa church, ayaw niya evangelize, busy na po ang kanyang sariling mga bagay lang. Pero, ang araw ng Russia attack to Ukraine, ano ba? Nawawala lahat. Diba? Oh, ngayon, Ukraine po parang ganitong situation. Diba? We know that also, Russia, ngayon, parang practice lang. Russia, diba? Attack to Ukraine. Pero ayon po sa Biblia, ano ang sa Third World War? Ano ang scenario na sa Last World War? Ezekiel chapter 38? Russia will attack to Israel, Jerusalem. Russia, Iran, Ethiopia, Syria, ibang-ibang mga bansa will attack to Israel. Kung ganon, USA, UK also, yes, will join that war. Mula sa China, 200 million soldiers will go to ito Middle East war, Third World War. Ngayon also, diba, tingnan mo, even USA cannot help to Ukraine. Medyo konting help, pero hindi po directly help them. Why? Because USA also afraid, baka Putin, ano ba, he will press nuclear bomb button. We know that, diba, habang USA president, habang siya na po pupunta kahit anumang mga lugar, meron na po isang bag. Ang itong bag, nuclear bomba button. That's why last month, this May, Biden, Joe Biden president, bagong pangulo ng USA, came to Korea, and then Japan. Kahit anumang pupunta, meron na po isang sa secretary kasama ng nuclear bomba bag ito. Biden also operate to Putin, Russia. Baka sila gagamitin ng sa nuclear bomba. Pero ngayon, hindi pa na. Pero last world war, record na po sa Bible. Diba? That's why, parang same situation, baro. Tapos ngayon sa ating panahon. In our case also, we have to prepare well para sa ating Christian buhay na po. Yes, dapat mag-aral kayo diligently. Magtrabaho kayo diligently para sa inyong araw-araw ng buhay, physically. Pero also spiritually, we have to more focus how to evangelize more lost soul. Ito po talagang importante mensahe na. Baruch, ang kanyang trabaho, tumutulong ng Prophet Jeremias. Diba? Kahit medyo pagod, pero kailangan po tapusin ang kanyang buhay. Race. Tingnan mo sa ikalawang Timoteo chapter 4. Ikalawang Timoteo. Chapter 4, verse 7. Ikalawang Timoteo, chapter 4, 7. Chapter 4, verse 7. 3, 2, 1.
Nakipaglaban ako ng maputing pakikipaglaban natapos ko na ang aking takbuhin. Iningatan ko ang pananampalataya. Kaya mula ngayon ay nakalaan nasa akin ng putong ng katuwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na iyon. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga nakahangat sa kanyang napapakita. Pero verse 10, sapagkat iniwan ako ni Demas na umibig sa sanlibutan ito at nagtungo sa Thessalonica, si Crescente ay nagtungo sa Galacia at si Tito ay sa Dalmatia. Si Apostle Pablo, yes, natapos na po ang kanyang race, takbuhin. Ang takbuhin ng sa pananampalataya. Pakikipaglaban ng pananampalataya. In his case, he finished na po his race na po sa pananampalataya. Pero verse 10, sapagkat iniwan ako ni Demas na umibig sa sanlibutan ito. Si Demas, ang unang panahon, si Demas talagang isang maputing Kristiyano, ang manggagawa ng Diyos. Kaya laging tumutulong si Pablo. Ang problema, ang huling panahon, si Demas, ano ba? May isa pa ang kanyang sariling plano. Kaya Bible recorded, iniwan ako ni Demas na umibig sa sanlibutan ito. Si Demas, yes, ang kanyang puso niya po, he loved in this world, worldly things. Kaya he left Apostle Pablo. Si Baruch, puso ni Baruch, meron na po parang ganitong plano. That's why God warning to him. Baruch, huwag na. You will regret mamaya. Huh? In our case also, parehas po. Kaya, ang maputing Kristiyano, meaning dapat with a humble mind, laging mananatili sa church po. Laging mananatili sa church with a humble mind. And we will learn the Bible and also we will try to evangelize more lost soul. Kaya ito po talagang importante po. Okay? Today, ito po sa unang message, tapos today main message, let's go to Unang Peter chapter 2. Unang Peter, Unang Peter chapter 2. Unang Peter chapter 2 po. Unang Peter chapter 2 verse 2. Unang Pedro chapter 2 verse 1 and 2. Unang Pedro chapter 1 verse 1 and 2. Basahin po natin sabay-sabay. Kaya iwaksin ninyo ang lahat ng kasamaan, pandaraya, pagkukunwari, inggitan at lahat ng paninirang puri. Kaya ng mga sanggol na bagong silang ay mithin ninyo ang malinis na espiritual ng gatas upang sa pamamagitan nito'y lumago kayo tungo sa kaligtasan. Lumago kayo tungo sa kaligtasan. Ang itong kaligtasan, ano ba, sa sanctification po. Sanctification. Lumalago ng pananampalataya. From today, I will deliver sa message. Ano ang talagang importanteng mga bagay para sa ating Christian buhay? Para sa inyong physical buhay also, kailangan po ibang-ibang mga bagay. Halimbawa, para sa inyong family, kailangan po ano ba? Bahay. Diba? Kailangan po bahay. Huh? Tapos nasa bahay, ano po ba kailangan? Pagkain. Diba? Tapos, ano po ba kailangan? Huh? Damit.
뭐 damit en bahay parehas, damit en bahay. 어? Tapos pagkain. Tapos ano po pagkailangan? Pera. Ah, pera. Okay. Tapos ano po pagkailangan? Ha? Cellphone. Ah, cellphone. Cellphone. Sige, pwede cellphone. Tapos ano po pagkailangan? Tubig. Yes, tubig. Tapos ano po pagkailangan? Kuryente. Tingnan mo. Para sa inyong family, kahit walang cellphone, pwede po buhay. Diba? Oo. Damit? Yes. Mabahay ang damit. Medyo konti lang kung meron, okay naman. Diba? Hindi po marami na sa damit. Oo. Tapos, pagkain, kailangan na. Diba? Pagkain. Tapos, tubig. Kung walang tubig, siyempre mahirap. Tapos, kuryente. Ngayon. Kahit walang kuryente, pwede na sabay. Pero, ang hirap na. Katulad ng ngayon oras. Diba? Para sa inyong physical buhay sa isang family, yes, bahay, pagkain, kuryente, tubig. Diba? Meron na pa ganitong importante mga bagay. Diba? Kung wala, ito po major problem. Diba? Pero, para sa ating Christian buhay also, kailangan po ibang-ibang mga bagay. Ngayon, meron po ba sa ballpen? Ballpen? Yes. Kanina, di ba, I told you, para sa ating physical buhay, yes, katulad ng, ano ba, sa bahay, pagkain, tubig, kuryente, di ba? Meron na po importanteng mga bagay para sa ating physical buhay. Kung ganon, ano ang talagang importante mga bagay para sa ating Christian buhay? Please write in your note. What is really important things para sa inyong Christian buhay? I will give you 30 seconds. Tatlo, lima, apat, pwede na. Please write. Ano ang talagang kailangan po para sa inyong Christian buhay? Please try to write. O, isip mo kayo sa inyong utak. What is really important things para sa inyong Christian buhay? Hindi na cellphone. Okay? Hindi na Facebook. Ano lang talagang kailangan ba para sa inyong Christian buhay? Ang buhay ng pananampalataya. That is the para sa ating basic Christian buhay. Ano po ba talagang kailangan? What is the number one? Word of God. Yes, Word of God. Bible. Diba? Word of God. Tapos? Prayer. Fellowship. Church. And also, evangelism. Meron pa po sa ibang-ibang mga importanteng bagay. Pero meron na po major. Apat, lima. Ano ba ito? Una, Word of God. Bible. Ang salita ng Diyos, ito po talagang una. Tapos second, prayer. And third, fellowship. Fellowship, ito church na po. Fellowship and church. Huh? Tapos, evangelism po. Evangelism. Please turn on the air condition and electric pen. Please turn on ulit.
voice is okay? Yeah. Okay, Naba? Yes, I will just continue this one lang po. Okay naman, Brother Mike. Ito. Ito na lang gagamitin ko. Continue. Thanks God. Di ba? Yes. Kahit walang kuryente, yes, pwede po sa fellowship and even sermon. Pero mas comfortable kung may kuryente. Okay? Kaya mas focus kayo sa mensahe ito. Para sa ating Christian buhay, kailangan po importante apat ng mga bagay. Word of God. Okay? Una, number one, word of God, salita ng Diyos. Number two, prayer. Number three, fellowship. Church na po, church. Church and fellowship. And also, number four, evangelism. Don't forget ito apat ng mga bagay. Okay? Katulad ng parehas po, ito apat na gulong ng sasakyan. Halimbawa, sa church van o sa inyong sasakyan, meron na po apat na gulong. Diba? Apat na gulong. Mula apat na gulong, kahit isa ay ano ba? Kung kahit isa may flat tire, pwede ba? Can we use that? Can we use that o hindi? Hindi po, diba? Mahirap po talaga, mahirap. Kahit sasakyan, brand new sasakyan. Engine, talagang bagong engine na. Tapos, sa gasoline tank, puno ng gasoline. Ang problema, kung flat tire na. Ang isang gulong ay flat tire, kung ganon, yes, mahirap po driving. Kailangan po talagang ito apan ng mga bagay. Word of God, and prayer, and church, and fellowship, tapos evangelism po. That is the, our basically talagang kailangan po para sa ating Christian buhay. Kaya, we can check that, the checklist. Did you listen Word of God properly? Every Sunday, and also every Wednesday. Especially, listening the Word of God. Sunday sermon, tapos Wednesday sermon. That is really important. Huh? Kahit isa lang, kung hindi ka makikinig ng mensahe, also parang ang feeling mo, parang flat tire na, medyo flat tire. Hangin kulang na. And also, reading the Bible personally. Did you really reading the Bible every day in your house? That is really important. Kung hindi ka magpabasa ng Bible, also, parang ano ba? Flat tire na. Minsan hanggang ngayon, meron pa ba ganitong brother and sister? Bible ito, habang papunta sa church na lang. Hanggang ngayon, meron pa ba ganitong concept mo? Ang Bible, para papunta sa church. Hindi para sa inyong magpabasa ng sa sarili. Mali na po. Yes. We need to bring the Bible when you come to church. Pero ano ba? Kailangan po itong Biblia para sa inyong sariling buhay po. Mamaya, I will more detailly explain that tungkol sa salita ng Diyos. And also prayer. Prayer. Ang salita ng Diyos, ito po parang pagkain. Pagkain. Every day, mga ilang beses kayo kumakain? Twice lang? Three times? O limang beses? Tatlong beses lang talaga? Walang merienda?
Yes. Pero, yes, pagkain, yes, tatlong beses ng isang araw, basically, di ba? Yeah. Kaya, reading the Bible also parang ganito. Hmm? In the morning, yes, 2 to 3 chapter. In the afternoon also, kung pwede, 2 to 3 chapter. In evening time also, before you sleep, yes, reading the Bible, kahit isang chapter or 3 chapter. Kung medyo mahirap, tatlong beses, kung ganon, yes, kahit evening time na lang, try more reading the Bible, kahit 3 chapter or 5 chapter or more than. Okay? Pero, prayer, that is the same also about our breath. Inhale, exhale. Ilang beses kayo inhale, exhale isang araw? Tatlong beses lang? Huh? Umaga lang. Tapos stop? Hindi, di ba? Oh. Walang tigil. Di ba? Oh. Without ceasing always, yes, inhale, exhale. That is our prayer also. Prayer meaning, we will talk with God. Conversation with God. That is our prayer. Kaya prayer, hindi lamang po yumuyuko, tapos pray to God. Hindi lamang po close your eyes and holding your hand. Pray to God even when you're walking on the road. Kahit nasa jeepney, you can pray to God. Kahit when you're cooking time, you can pray to God. Kahit konti-konti. That is the prayer. Minsan, we have to really pray to God, kahit in the morning or evening, parang 5 minutes, 10 minutes, or 20 minutes, yes, we have to really pray to God, seriously. Lalo-lalo po para evangelize, o para sa inyong Christian buhay. Hanggang ngayon, kung meron na po sa kasalanan, o bisyo, kung gano'n ano ba, para stop ng bisyo, we have to really ask to God ang kanyang tulong po. And also, church life, ito fellowship. That is the most also important. We have to abide in the church. And also, evangelism. Kaya, I will deliver itong message parang mga isang buwan, ito apat na mensahe po. Para we will check and also we will know ano ang talagang importante po para sa ating Christian buhay. Here, 1 Pedro chapter 2 verse 1 and 2. Kaya iwaksin ninyo ang lahat ng kasamaan, pandaraya pakukunwari, inggitan ang lahat ng paninirang puri. Ito po dati sa inyong buhay bilang makasalanan. Pero ngayon, ano ba ito? Gaya ng sanggol na bagong silang ay mitin ninyo ang malinis na espiritual na gatas. Malinis ng spiritual ng gatas. Ano ba ito? Tingnan mo ito, English version. Desire the pure milk of the word. Spiritual gatas. Ito po ano ba? Pure milk of the word. Kung bagong baby, tingnan mo sa screen, yes, talagang meeting niya, dede. Di ba? Originally, automatically, kung isang bagong silang, ano ba? Laging looking po ng nipple ng nanay. Oh, lagi siya na po, habang hugo na, ang bibig ng baby, lagi pupunta ng ano ba? Nipple ng nanay para dede. That is the really automatic desire ng baby na po. Para newborn baby Christian, yes, that is the same. We have the desire talagang meeting ng ano ba? Malinis ng spiritual ng gatas. That is the salita ng Diyos. Meron po ba baby sa drinking, sa beer? O San Miguel? Wala, di ba? Talagang pure milk. After we got the salvation, kailangan po, una po, we have to desire ito word of God. We are saved, ano ba sa pangamagitan ng salita ng Diyos. Without word of God, no one can be saved.
That is the same also. Without word of God, kung walang salita ng Diyos, mahirap po lumalago na sa inyo Christian buhay. Halimbawa, baby, yes, 1 year, 2 year, drinking ito, dede. Diba? Mula sa nanay also. Kung karon, after 1 year, 2 year, lumalago na. Diba? Ang una, laging ano ba? Krolal lang. Pero later, stand up. Pero mahirap lakad. Pero 2 years, yes, marunong na lakad. Tumakbo, jump. Parang ganito po, lumalago na po. Bilang born again Christian, una po, please remember that and don't forget, salita ng Diyos. Ito po talagang importante. Lalo-lalo po, listening Sunday sermon and Wednesday sermon. Naintindihan nyo? Kaya, when you choosing mga trabaho, it is better, Sunday dapat walang pasok. Okay? Sunday, mas maganda po kung walang pasok. Kahit medyo konting sahod, pero mas maganda po, Sunday dapat, ano ba? Yes, pupunta po kayo sa church first. Ngayon sa inyong trabaho, meron na schedule sa Sunday. You can ask to supervisor, "Sir, I need to go to church every Sunday, kaya can I ask you changing my working schedule?" Kung talagang mahirap kayo sa Sunday, kung meron na po talagang dapat may pasok, yes, kung ganon, kahit Wednesday sermon. Okay? Pero mas maganda po, yes, Sunday first. Sunday and Wednesday. Ito po talagang importante po para sa ating Christian buhay. And then when you're reading the Bible, look at the 2 Peter chapter 3, 16. 2 Peter chapter 3, 16. Second Peter chapter 3, 16. Basahin po natin sabay-sabay. Gayun din naman sa lahat ng kanyang mga sulat na sinasabi sa mga iyon. Ang mga bagay na ito, doon ay may mga bagay na mahirap unawain at na binabalutong ng mga hindi nakakaalam at ng mga walang tiyaga. Gaya rin naman ang kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan sa ikapapahamak din nila. When you're reading the Bible, meron na po doon na sa Bible may mga bagay na mahirap unawain. Doon po, meron mga, may mga ilan ay medyo mahirap unawain. Ang Biblia, halos lahat medyo madali. When you're reading, just reading every day, yes, parang 80 to 90% you can understand talaga. Huh? Pero meron na po doon, medyo ilang mga bagay lang medyo mahirap. Naintindihan nyo? Pero kung medyo, meron na po medyo mahirap na mga bagay, kung ganon, just read na lang and then pass. Do not interpret by your own idea. Okay? Just reading first and then pass muna. And next chapter. Kung meron po doon, medyo mahirap ng mga bagay. Why? If you will interpret by your own idea, ito po meron na po medyo malaking problema. Chapter 3. Chapter 1, verse 24. Chapter 1, verse 20. Chapter 1, unang ikalawang Pedro. Chapter 1, verse 21. Una sa lahat, dapat ninyo malaman ito na walang propesya na kasulatan na nangmula sa pansariling pagpapakahulugan. Sapagkat walang propesya na dumating kailanman sa pamamagitan ng kaloob ng tao. Kundi ang mga taong inidukan ng Espiritu Santo ay nagsalita mula sa Diyos. Lahat ng itong Biblia, kahit isang-isang Bible, ano ba? Ang ito po, propesya right. Pero mula sa Diyos. Ito sinabi niya, walang propesya ng kasulatan na nangmula sa pansariling pagpapakahulugan. Wala.
Ang kaya itong Biblia, hindi po ayon po sa kalooban ng tao. Ito sinabi niya verse 21 sa gitna, kundi ang mga tao, inidyukan ng Espiritu Santo ay nagsalita mula sa Diyos. Lahat ng Biblia ito po sa pamamagitan ano ba? Kalooban ng Diyos. Kaya inidyukan ng Holy Spirit lahat ng mga propeta po. That's why when we're reading the Bible, we have to pray to God and also rely on Holy Spirit. The Holy Spirit will teach us. Pero kung baby pa, medyo mahirap po understand the Bible. Okay? That's why, kung meron na po medyo mahirap ng mga bagay, kung ganon, just read and then pass na lang. Next chapter ulit. Next chapter ulit. Tapos, oras na nito Sunday sermon and Wednesday sermon time, the pastor in the church will teach them. Naintindihan nyo? That is the basic principle how to read in the Bible po. Okay, basahin po natin sabay-sabay ito. 3:1. Sinasabing Biblia na ang salita ay ang Diyos. Ginagamit ng Diyos ang Biblia upang ipakita ang kanyang kaloob at kapangyarihan. Sa baba, gaya ng kung paano ginagamit ng Diyos ang Biblia upang iligtas tayo, ay gumagamit din naman ang Diyos ang Biblia upang ang mga Kristiyano ay makaroon ng paglagong espiritual. We are saved, di ba? Ligtas na po, naligtas na po sa pamamagitan ng Biblia. And also, para sa ating Christian buhay also, ano ba? Sa pamamagitan ng Biblia po. Kaya ito, magkaroon ng paglagong espiritual. Ito din po, pasahin po natin sabay-sabay. Ang lahat ng mga bagay na may buhay ay kailangan magkamin ng mga sangkap upang mabuhay. Gayun din naman, ang mga Kristiyano ay dapat makatanggap ng salita ng Diyos upang lumago bilang mga anak ng Diyos. Tulad ng pagkain natin araw-araw para makamin ang mga sangkap ng katawan. Kailangan din natin kumain ng spiritual na mga sangkap araw-araw. Physical food, di ba? Tinapay, bigas, kopi ko, kape. Huh? Marami lang mga, di ba? Physical food. Anong ulam ba today? Adobo, manok, baboy. Adobong manok. With a lot of rice. Di ba? Yes. Pero kailangan po so, parang ganitong spiritual food na po. Upang ano ba ito? Growing in the church. Yes, meron na po sa member, parang ngayon, baby Kristiyano. Diba? Less than 1 year, 2 years, baby Christian. Diba? Meron na po ngayon talaga. Pero, after 3 years and 5 years, yes, mas lumalago na. Diba? 10 years, sa Kristiyano. Even 20 years, Kristiyano. Naintindihan nyo? Physically matanda na. Pero bagong ligtas na, ibig sabihin spiritually, baby Christian po. Kung gano'ng kailangan po talaga ano ba? Protection of God na sa church na po. Ito po talagang kailangan. Tapos, halimbawa, yes, parang ganito meron already. Mga 3 to 5 years na po ligtas. Meron na po mga 3 to 5 years already ligtas na. Kung gano'n, dapat sa inyong ugali o attitude, ano ba, bilang, parang ganito, 3 to 5 years sa Christian. Do not act katulad ng baby. Naintindihan nyo? Kung already 3 to 5 years na, kung ganon, do not acting katulad ng baby. Meron na po baby Christian, di ba? That's why we have to more care mga baby Christian. Kung already 3 to 5 years kayo, kung gano'n, you need to focus ibang mga baby Christian. That is, ano ba? Parang ganito na. Kung already 5 to 7 years na, kung gano'n, yes, kailangan po dapat mas lumalago pa na ng palataya. Naintindihan nyo?
Ang pakinabang ng banal na kasulatan, number one, nagbibigay ng espiritual na kalakasan. Nagbibigay ng espiritual na power, kalakasan. Ibig sabihin, salita ng Diyos, ito ano ba? Spiritual pagkain po. Spiritual food. Sa Mateo chapter 4, verse 4, Mateo chapter 4, verse 4, basahin po natin sabay-sabay. Ngunit siya'y sumagot na susulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawa salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Hindi sa tinapay lamang. Yes, para physically, di ba? Kailangan po tinapay. Rice. Pero hindi lamang tinapay lamang. Meaning, don't focus always physical food. Ang mga bata, medyo matakaw. Di ba? Halimbawa, kung may baby, laging gusto niya lahat ng pagkain para sa kanya. Parang ganito. Don't focus mga physical food. Mas focus kaya ano ba? Spiritual food. Ano ba ito? Salita ng Diyos. Kundi, sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Lumalabas bibig ng Diyos. Ito po sa Biblia. Kaya we have to more focus ang itong spiritual mensahe po. Kaya kanina, unang Pedro chapter 2 verse 2, gaya ng mga sanggol na bagong sila, mithihin ninyo ang malinis na espiritual ng gatas. Malinis at espiritual ng gatas. Meron na po madumi. Madumi ng gatas. Ano ba ito? Madumi ng gatas. Mga ibang mga teaching. Maling doktrina. Lalo-lalo po ngayon, nasa internet, YouTube, marami na po ibang-ibang mga turo. Marami na. Pero don't listen parang ganito, ibang-ibang mga teaching. Why? Because we don't know. Sila ba talaga isang preacher, isang pastor, mensahe na? Pero talagang ligtas na ba? Ang kanyang message talagang ligtas na ba? Totoo ba? We are saved na po, di ba? We are saved na po. Ito sa church, di ba? Meaning the Holy Spirit really works in our church, di ba? Kaya ito po parang mother na po, mother. Church is the parang spiritual mother. We have the Father, di ba? We have the same Father God, our Lord Jesus Christ, Father God, di ba? And also spiritual mother ito, church na po. Kaya in the church, God will provide ang malinis ng spiritual ng gatas. Halimbawa, may baby na. May baby. Oh, 1 month lang baby. Saan ka kinuha ng dede? Kapipahay? Ibang street? Saan po? Ang galing, galing ng dede? Nanay. Diba? Ang kanyang sariling nanay. Hindi po kapipahay. Kung talagang ligtas kayo, yes, we have to thinking that this is my church, my mother, di ba? And also, mula sa church, meron na po talagang spiritual message. We have to believe that. Sinabi ng Biblia, mithihin ninyo ang malinis na spiritual ng gatas. Mula sa nanay. Ibig sabihin, mula sa church. Kaya every Sunday, di ba, I prepare na sa spiritual message. Every Wednesday, yeah, Reverend Yohanni, di ba? Gaano ba talagang magandang mensahe? Every Wednesday, di ba? And also, translating na already, dubbing sa Tagalog. Kaya talagang we can understand, di ba? Tingnan mo, meron po ba ganitong baby? Sigarelyo, and beer, Kailangan po talaga love the mithin niya sa spiritual ng gatas. Because that is our spiritual food. And number two, nagprotekta laban sa mga makasalanang pangnanais. Ang salita ng Diyos, this word of God will protect us mula sa kasalanan po. Awit 119, look at the Bible. Awit 119, verse 9.
with 119 verse 9. With 119 verse 9, basahin po natin sabay-sabay. Paano pananatilihing dalisay ng kabataan ang kanilang daan sa pamamagitan ng pag-ingat nito ayon sa inyong salita? Ayon sa inyong salita, ito po importante. Paano pananatilihing dalisay ng kabataan ang kanilang daan? Meron na po physically mga kabataan, teenager, di ba? Marami ng mga temptation. Kahit physically matanda na, pero sa inyong puso, parang sa inyong spirit, parang kabataan pa rin. Di ba? Physically matanda na, pero spiritually, yeah, kabataan. Ang puso mo, parang kabataan. Lahat. Kaya parehas po, paano pananatiling dalisay ng kabataan kanilang daan? Paano? That's why in the school also, school teaching, ibang-ibang mga bagay. In school also, di ba, parang meron na po sa moral class? Huh? Ano ba? Value class? Di ba, value class. Ibig sabihin, even school teaching din, ano ang mali o tama? Huh? Pero even school teaching cannot control mga estudante. Even though they learn, ano ba? Siyempre, marami ng mga bisyo. Marami ng mga kasalanan. In this world, cannot control tungkol sa kasalanan. Hindi pwede po. Only, ano ba? Salita ng Diyos. Those who are really realize ang biyaya ng Diyos. Dahil sa ating maraming kasalanan, sa ating Panginoon Jesucristo, siya na po talagang sacrifice. Diba? Ilinisacrifice ang kanyang buhong buhay para sa atin. That's why, those who really receive ng biyaya ng Diyos, ano ba ang kanyang puso on testimony? Ito na. 3 to 1? Ano ang aking isusukuli? Lahat ng kabutihan para sa atin. Ano ang aking isusukuli sa kanya? Tungkol sa lahat ng kanyang kabutihan para sa atin. Yeah, that is our testimony. Verse 11, 3 to 1. Iningatan ko ang iyong salita sa aking puso upang huwag akong makasala laban sa iyo. Iningatan ko ang iyong salita sa aking puso. Ano ba ito? Reading the Bible. Meditation, ulit-ulit. Listening to the word of God. Kaya ang importanteng mensahe ng Diyos, pumapasok po sa aking puso na ito. Kung ganon, upang huwag akong makasala laban sa iyo. Huwag akong makasala laban sa iyo. Alam mo ba? Si Joseph, habang siya na po teenager, meron na po marami ng mga temptation. Lalo-lalo po sa magandang babae. Ang unang pinakamagandang babae, asawa ni Potiphar, sa Genesis, asawa ni Potiphar, ano ba? Joseph, I love you, come on. Huh? I want to live with you together. Please come to me. Every day, meron na po ganitong temptation. Pero ano ba ang kanyang testimony? Huh? Si Joseph. Genesis, Genesis chapter 39 verse 9 Genesis, walang sinumang dakila kaysa akin sa bahay na ito. Walang anumang bagay ang ipinakahi sa akin maliban sa iyo, sapagkat ikaw ay kanyang asawa. Sirituan, paano nang magagawa ko itong malaking kasamaan at kasalanan laban sa Diyos? Hindi po laban sa Potiphar. Asawa ni Potiphar, gusto niya siping. Pero ang puso ni Joseph, hindi po laban sa Potiphar tao. Ano ba? Laban sa Diyos. Laban sa Diyos. Verse 10, kahit
Nakikiusap siya kay Joel Jose araw-araw. Ay hindi siya pumayag na siya ay sumiping o makisama sa kanya. 11. Subalit isang araw nang siya ay pumasok sa bahay upang gawin ang kanyang gawain at walang sinumang tao sa bahay. 12. Siya ay pumigilan niya sa pamamagitan ng kanyang suot na sinasabi, "Sipingan mo ako." Subalit, naiwan ni Jose ang kanyang suot sa kamay niya at siya ay tumakas papalabas ng bahay. Ito po puso ni Joseph. Action ni Joseph. He ran away. Why? Because nasa kanyang puso, meron na po talagang takot sa Diyos. He really feared to God. He really respect God. He really love God. Better than magandang babae. Naintindihan niyo? Dahil nasa puso ni Joseph, meron na po salita ng Diyos. Lahat ng mga brothers and sisters, kailangan po talagang ganitong puso nyo. We have to love God. We have to love God, meaning love ang itong salita ng Diyos. Evangelio Juan chapter 1 verse 1. Anong Bible verse? Si Hanel and JM, memorize ka na? Juan chapter 1 verse 1. Yes. Juan chapter 1 verse 1. Sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. At ang salita ay Diyos. Ang itong Biblia, hindi lang po sa libro. Ang Biblia, ito po ano ba? Salita ng Diyos. We love God, meaning we really love ang itong Biblia po. Naintindihan nyo? That's why we want to more read and read itong Biblia. Tapos, number 3, naglilinis ng mga kasalanan at kamalian sa araw-araw ng buhay. John chapter 17 verse 17, papanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Papanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Yes. Kaya meron na po sa halimbawa, dahil sa inyong araw-araw ng kasalanan, talagang may guilty sa inyong puso, nahihiya na sa harapan ng Diyos. That time, yes, more reading the Bible. More reading the Bible. When you're reading the Bible, ang message ng Diyos, the Biblia also will help us and clean my heart and give us power na po. Ephesians chapter 5, 26. Ephesians chapter 5, 26. Ephesians chapter 5, verse 26. 26, ito. Upang kanyang pagkabanalin siya na nilinis sa pamamagitan ng paghugas ng tubig sa salita. Kung meron na po medyo maruming mga damit, paano malinis? Yes, with water. With the soap, di ba? Oh, kailangan po tubig para maglilinis ng maduming damit o katawan mo. Pero spiritually, ano ba ito? Paghugas ng tubig sa salita. Paghugas ng tubig sa salita. Ang Biblia, sinabi niya po, sa pamamagitan ng Biblia, pwede po malilinis. And number 4, naprotekta laban sa mga panunukso ni Satanas at sa mga bulang mangangaral. Naprotekta po. When you more close this Bible will protect you mula sa ibang-ibang mga maling doktrina. Ang samundong ito, nasa online, marami ng mga ibang-ibang mga maling doktrina talaga. Huh? Pero bilang muno, bilang baby Christian, we don't know ano ang talagang mali o tama. Minsan, parang ito din tama ba? Ganito. Eh, hindi maganda.
Kailangan po dapat ano ba? Mas focus na nito, pure Bible. Mateo chapter 4 verse 1. Mateo chapter 4 verse 1. Mateo chapter 4 verse 1. In Matthew chapter 4, ito po ano ba? Tukso ni Satanas. Ang tukso ng Satanas po ito sa Mateo chapter 4, ito sa record na ito. Pagkatapos nito, si Jesus ay dinala ng Espiritu Santo sa ilang upang tuksuin ng Diablo. And verse 4, chapter 4, and verse 4, ngunit siya ay sumagot, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumaban labas sa bibig ng Diyos. Actually, Satanas, ang tuksuin niya. Jesus, kung ikaw na anak ng Diyos, may marami ng mga bato. Gutom ka na, di ba? 40 days nang nag-ayo na ngayon. Nagugutom ka. Kaya, you change mo na itong bato, magiging ano ba? Tinapay. Kaya ito po sinabi niya, nasusulat. Nasusulat. Ano ang nasusulat ito? Yes, nasa lumang tipan. Hindi sa tinapay lamang magugway ang tao, kundi sa bawat salitang lumabas sa bibig ng Diyos. And verse 7 ulit, sinabi sa kanya ni Jesus, nasusulatin naman, huwag mong tutusuin ang Panginoon mong Diyos. And verse 10, sumagot sa kanya ni si Jesus, lumayas ka Satanas, sapagkat nasusulat, sambay mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang inyong paglingkuran. Jesus Cristo, he using ang itong message, tatlong message, ano ba, mula sa lumang tipan po. Meron na po sa brother and sister, laging, ano ba, reading, bagong tipan na lang, bagong tipan. Akala niya, bagong tipan. Huh? Ito lang Biblia. Huh? Ang bagong tipan, ito lang, medyo, ano ba, easy, medyo madali na maunawahan. Pero alam mo ba, when you look at the lumang tipan and bagong tipan, do you know, bagong tipan ito po mas marami ng importante doktrina. Ibig sabihin, mas mahirap po unawain itong bagong tipan. Pero, mas importante po dahil marami ng mga importante doktrina. Mas madali po maunawaan lumang tipan po. Why? Lumang tipan parang ano ba? Story na, history. Okay? Mga history ng Israel. Mula Genesis hanggang Malakias lahat. Kaya when you're reading, yes, mas easy na to understand. Okay? Anyway, we have to read both Bible. Lumang tipan, bagong tipan, lahat po. Mas maganda every day. Okay? Every day reading the Bible. 2 to 3 chapter. Lumang tipan, 2 to 3 chapter. Bagong tipan, 2 to 3 chapter. Parang ganito po talaga. Make the harmony, lumang tipan, bagong tipan. Okay? Tapos, number 5, nakuturo kung ano ang kalooban ng Diyos at tumutulong upang maunawa ng mga kamalian at maiwasto ang mga ito. Nakuturo kung ano ang kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng Biblia, we can understand ano ang talagang kalooban ng Diyos para sa ating buhay po. Unang Timoteo chapter 2, verse 3, 16 to 17, ito po sa pwede po sa screen, basahin po natin sabay-sabay. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasiyan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katuwiran. Upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, nasasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang maputi. Ang Biblia ito po ano ba? Mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katuwiran. Do you know? Bible teachers, Bible guiders, even Bible rebuke our maling gawa. Don't think na po itong Biblia parang ano ba, moral teaching? O parang laging blessing? Hindi po, hindi. Ang Biblia, teachers, correctors, and guiders,
and rebuke 뚱골 sa ating mga maling gawa. Para ano ba? Yes. Upang ang tao ng Diyos, meaning born again Christian. Para born again Christian, upang ano ba? Maging ganap na sasangkap panglubos sa lahat ng mga bagay na maputi po. And also, number six, pinapakumbaba ang mapamatas ng puso. Bible guides para maging mas humble po. Ito po, Deuteronomy chapter 17, verse 19. Deuteronomy chapter 17, verse 19, 3-1. At iyon ay mamamalagi sa kanya at kanyang babasahin sa lahat ng mga araw ng kanyang buhay upang siya'y matutong matakos sa Panginoon niyang Diyos upang isagawa ang lahat ng mga salita ng kautusang ito at ng mga tuntunin ito. Kanyang babasahin sa lahat ng mga araw, lahat ng mga araw ng kanyang buhay. Reading Bible, hanggang kailan lang ba? 1 year lang? Hanggang 20 years old? Hanggang 40 years old? Hindi. Lahat ng sa ating buhay po. Babasahin niyo Biblia, lahat ng sa inyong buhay. Do you know, how can we know that? Ang isang Kristiyano talagang lumalago ng kanyang pananampalataya. Ah, ligtas na 3 years na po. O ligtas na 5 years na. Pero ligtas na o minsan 10 years na. Matagal na po ang kanyang Christian buhay, 50 years na mula pagkabata hanggang ngayon, matanda na. Ang problema, he did not reading the Bible personally in the house. Meaning, hanggang ngayon, bata pa rin. If you are really mature na po Christian, kung ganon, you are the one who reading the Bible personally. Meditation the Word of God. And listen really carefully sa Sunday sermon, Wednesday sermon. That is the parang standard na po sa inyong pananampalataya talagang lumago na o hindi pa. Minsan meron na po, testimony lang maganda. Testimony lang, mahusay na salita. Ang problema, malayo mula sa Bible. Di ba? Last December, All Saints Fellowship time, di ba? NDA Fellowship. Also, di ba, mga some sisters. Even last year, walang brother, di ba? Sisters lang. Oh, tapos na reading the Bible. Isang beses, dalawang beses, tatlong beses. Already ngayon, narinig ko na po sa some sisters, oh, tapos na isang beses ng Bible this year. I'm really thanks God. Huh? Noong fellowship time, isang sister, isang araw, 63 chapter ba? Huh? Isang araw, 63 chapter, para finish ng lumaki pa lahat. Yes, pwede na. Huh? Pwede po, try na po para karang, kay ganito. Meaning, yes, more reading the Bible. Verse 20, upang, kanina verse 19, di ba? Verse 19, babasahin po sa araw ng, lahat ng araw ng sa kanyang buhay. Para ano ba ito? Verse 20, upang ang kanyang puso ay huwag mangmamata sa kanyang mga kapatid na huwag siyang tumaliko sa utos, maging sa kanan o sa kaliwa. Yes. Upang ang kanyang puso ay huwag mataas sa kanyang mga kapatid. Yes. Meaning, magiging humble po. When you personally read carefully the Bible, kung ganon, magiging mas humble po. That's why we have to reading the Bible para ano ba? Obey ang kalooban ng Diyos. Meron na po, medyo mataas ng puso. Marami na ang reading Bible. Pero, bakit siya namang matas ng puso? Originally sa Bible, sinabi niya, kung reading the Bible, magiging mapapakumbabang puso na. Magiging mas humble. Pero bakit isang brother or sister nang matas ng ulo, puso? Why? Because ang kanyang motibo mali. He reading the Bible, para ano ba? Gusto niya preaching na lang, preach. Hindi obey ang kanyang sarili.
If you will reading the Bible and obey, 처음으로 obey도 있동 맨사의 공간은 making us humble 보. Pero meron na po some brother and sister, gusto niya preaching na lang. Kung gano'n magiging magmataas na. Because ayaw niya obey ang salita ng Diyos. Tapos, naglilinis ng puso ng mga Kristiyano at tumutulong upang maging matalino. Tapos, let's checking po ito. The proper attitude toward the scripture. Ang tamang kaugalian sa banal na kasulatan. Attitude ito talagang importante. Number one, 3-2-1. Magpasa na may paghahangad na umunawa sa kaloob ng Diyos. Read the Bible with the heart. God is telling me now. Habang reading the Bible, that is really important. God is telling me now. God, ngayon, He really talked to me. He guided me ngayon sa pamamagitan ng itong mensahe po. Proverbs chapter 8 verse 17, Iniibig ko silang sa akin ay umiibig at ako'y natatakuan ng humahanap sa aking masigasi. Tingnan mo. Iniibig ko sila sa akin ay umiibig. Meaning, when we really love this Bible, kung gano'n, God also loved us more and more. Huh? Mapasa na ng may masunuring puso. Masunuring puso, obedience heart. Okay? Napakailangan po. I will try to obey kahit ito isang mensahe. John chapter 7 verse 17, 3-2-1. Kung ang sinumang ay nangnanais gumawa ng kaloob ng Diyos ay makikilala niya kung ang turo ay mula sa Diyos o kung ako ay nagsasalita mula sa aking sarili. Tingnan mo. Kung ang sinumang ay nangnanais gumawa ng kaloob ng Diyos. Gumawa ng kaloob ng Diyos. Ano ba ito? Obey word of God. Obedience word of God ito. Tapos, magpasa na may madasaling isip. Pray your mind. Magdasal ng isip pa, dapat? Prayerful mind. When you're reading the Bible, we have to really pray to God. Ito, James, Santiago chapter 1 verse 5. Ngunit kung ang sinumang ay sa inyo ay nakukulang ng karunungan, humingi siya sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat ng lahat at hindi nanunumbat at iyon ay ibibigay sa Kanya. We have to really ask to God. Ano ba? Karunungan. Huh? Kung ang sinumang sa inyo ay nakukulang ng karunungan, kung ganon, humingi siya sa Diyos. Tungkol sa karunungan po, karunungan. And also, when you're reading the Bible, please pray to God parang ganitong Bible verse. Awit 119 verse 18, ano ba? Buksan mo ang aking mga mata upang makita ko ang kahangahangang mga bagay na kautusan mo. Buksan mo ang aking mga mata. Itong mata, spiritual mata na. Diba? Ang physical mata, ano ba ito? Ah, letter na, color itim. O, papel na, color puti. Ito na, ano ba? Physical mata. Pero spiritual mata, ano ba? We can understand mensahe ng Diyos. Kailangan po talaga spiritual mga mata. Ito po tumutulong ng Holy Spirit. Kaya before you open the Bible, mas maganda po, ano ba? Pray to God. Before you listen the Sunday sermon and Wednesday sermon, mas maganda po, you will pray to God first. Father, please help me in this sermon para I can understand. God, please open my spiritual mga mata para mas maunawaan ang mensahe po ito sa Sunday sermon, Wednesday sermon. When you arrive in the church, please pray to God first. Okay? Mithi ng salita ng Diyos.
Kailangan po ang tamang kaugalian, ano ba? Miti ng salita ng Diyos. Awit 109 verse 97, O mahal na mahal ko ang iyong kautusan. Ito'y siya kong binugulay-gulay sa buong araw. Mahal na mahal ko ang iyong kautusan. Salita ng Diyos, Biblia. Mahal na mahal ko, di ba? Kaya ano ba? Binugulay-gulay sa buong araw. Buong araw. Mga kabataan, minsan also kailangan po. Alam mo ba? You can finish na this Bible within 7 days. Within 7 days, you can finish na po isang beses reading the Bible. After wake up, reading Bible first. Continue. Huh? And then breakfast, eating. Tapos, reading, continue. O, siyan muna. Tapos, reading, continue. Hanggang lunch time. After lunch, reading, continue. After dinner, continue. Kung ganun, do you know? Yes, within 7 days, you can finish reading the Bible. We can try na po this vacation time, mga kabataan. Huh? From morning, yes, gathering in the church. Huh? And then, reading continue. Yes, kung ganun, medyo mahirap na meditation. Meditation mahirap. Pero, habang kabataan, pwede na po try para finish na po isang beses na reading the Bible. In this vacation time, pwede na, we can make the schedule. Okay? Awit chapter 19 verse 10, 3, 2, 1. Higit na dapat silang naisin kaysa ginto. Lalong higit kaysa maraming nalisay na ginto. Higit din matamis kaysa pulon asa pulyot pukyotang tumutulong. Higit na dapat silang naisin kaysa ginto, kaysa pera. Huh? Lalong higit kaysa maraming dalisay na ginto. Meaning, we will love itong Biblia, salita ng Diyos, more and more. Tapos, maging malapit sa salita ng Diyos. Malapit sa salita ng Diyos. Tapos, proper way to read the scripture. Upang maunawang Biblia, mahalaga na mapakinggan at matutunan muna ito. Sa makatuwid, makakatulong ang pakikinig sa mga sermon tuwing Miyerkules asa Linggo po. Sunday and Wednesday sermon, ito po talaga importante po. Tapos, laging may Biblia. Simula at tapusin ang araw sa pagbabasa ng Biblia. Patuloy na magbasa kahit ilang kabataan lamang, kabanata lamang araw-araw. Makakatulong kapag sinimulang basahin muna ang bagong tipan. Especially, medyo kung talagang bagong litas kayo, yes, try muna sa bagong tipan. Pero mula bagong tipan, I recommend you una, Book of John. Tapos, Roma. Please read these two Bible first. John, Roma. Tapos, ulit. Times three. Okay? Please try to reading the Bible first. Book of John first. Tapos, Roma. And then, ulit. John, Roma. Hanggang three times. Because Book of John and Roma, ini-explain po tungkol sa Panginoon Jesucristo at kaligtasan. Kaya, mas maganda po ito, nauna kayo. After finish ng three times, bagong tipan, mula Mateo hanggang Revelation. Okay? Kung tapos na bagong tipan, kung ganon, lumang tipan, bagong tipan, together po. Okay? Meron na po sa Bible reading chart in the church, Brother Eldrin, mamaya, please also give to our members kung walang mga Bible reading chart. So you can check na po, checklist. Okay?
Pero ang mga bagong ligtas ng Kristiyano o kung sino mang hindi pa stop na reading the Bible personally, Book of John first, and then Roma, 3 times muna po. After that, bagong tipan first, all. Tapos, kung finish na bagong tipan, lumang tipan, bagong tipan, sama-sama po. Tapos, markahan o salungguhitan ang mga bersikulo na mahalaga at humipo sa inyong puso. Meaning, when you're reading the Bible, halimbawa, look in my Bible also, yes. When I'm reading the Bible, medyo importanteng mensahe na. O meron na po talagang touch in my heart. Kung ganun, highlight, underline. And also, even you can write some message, your own meditation also. Bible, don't make too much clean. Okay? Biblia, you have to make the dirty. With the highlight, with writing. During sermon, listening sermon time, pwede po writing your ano ba, notebook. Pero also, mas maganda, writing ano ba? Sa inyong Biblia. Naintindihan nyo? Makakatulong ang pagsasalo ng mga mahalagang bersikulo. Tapos, pwede rin laktawan ang mga naghihirap na bersikulo o kabanata. Tutulungan ka ng Diyos na maunawaan ito sa tamang panahon. Ibig sabihin, kanina diba, I told you, meron na pong mga ilang mga Bible verse medyo mahirap unawain. Kung ganun, ngayon, pass muna. Don't interpret it. Just read and then next chapter muna. Okay? Meron na po ang tamang panahon. Katulad na nito, oras ng sermon. O kung ikaw na medyo lumalago ng pananampalataya, you can understand na po ito. Okay? So, please, more close the Word of God. Today, I share na po ito sa mensahe tungkol sa Word of God. Para sa ating, sa basic the Christian buhay, ang salita ng Diyos talagang importante. Today, tapos na mensahe. Kung gano'n, how can you obey today's message? Yes, read and meditate. Okay? Oh, Pastor, thank you, magandang mensahe. Pero mamaya, even itong isang linggo, kung hindi ka makabasa ng Bible, walang kabuluhan. Walang change your Christian buhay. Okay? So, after you listen today our message tungkol sa salita ng Diyos, importante, start read the Bible. Okay? And meditation. Let's pray together. Father God, we thank you po ama sa inyong guidance po every day. And also this Sunday also, you guide us to attend ito sa Sunday sermon po. Ama, please, more help to all our brothers and sisters. Alam ko na po sa ang kanilang medyo mahiram ng sa Christian buhay po, Ama. Meron na po talagang mahiram ng mga situation. And also minsan, meron na po talagang dahil sa tukso ng Satanas, ang mga bisyo, ang mga kasalanan, kaya talagang mahirap po sa aming Christian buhay po, Ama. So God, please guide us and help us and teach us po, Ama. So we really want, we can more glorify in your holy name sa pamamagitan ng sa ating mga magayos na Christian buhay po, Ama. And also, this year, Father God, please more bless to our Santa Rosa Church para mas marami ng mga tao po maliligtas sa pamamagitan ng our church po, Ama. We pray in Jesus' name, our Lord. Amen. Okay, maraming salamat po. Let's sing together.